vlog ko. Yes, ako sobrang saya-saya ko sa vlog ko na to dahil sa wakas, okay na po si Blackberry. Yay! Siyempre, pag ako'y nag-vlog, siyempre, wala lang, nag-vlog ako. Grabe, sobrang saya ko ngayon. Sobrang saya ko na i-vlog ko to. Sobrang saya ko na masashare ko sa inyo yung negative na po sa distemper si Blackberry. Ayan, naglilikot ang baby ko ng mami. Ayan o. Napanood nyo naman mga besi ko na ang pasok ng taon sa akin ay talagang sobrang masakit sa puso kasi nawala po sa akin si Bugnot at si Baby Bear. Yun po yung dalawa ko pong aso na Chow Chow. Si Blackberry po ang naiwan sa amin na hanggang ngayon ay kasama po namin. Grabe, hindi ko talaga matago yung saya ko ngayon kasi sobrang saya ko kasi okay na siya. Kaya sobra excited ako sa vlog ko na to. Dahil negative na si Blackberry. Wala lang masabi siya. Sobrang saya ko. Masabi na dahil sobrang saya ko ngayon. Nakapasaya ko ngayon bagong ikaw ako. Eh. Alam ko bawal ako sumigaw pero grabe. Sobrang saya ko lang talaga. Sobrang saya ni Mami Oni. Eh. Ay aray, kinakagat ako. Aba. Kinakagat mo si Mami. Magpakita ka sa kanila. So mga hindi pa po nakakilala, ito po si Blackberry, ang ano ko po, ang Black Beauty ko na Chow Chow. Sobrang masulit. Masulit ka ba? Siya po yung binili namin na may distemper pero siya po yung nakasurvive at nahawa po si Bugnot at si Baby Bear po sa kanya. So mga besi ko, pagod ako. So ngayon mga besi ko, ipapakita ko po sa inyo yung documentary namin sa pagpunta po namin sa isang kilala na hospital at sobrang ganda ng hospital na to sa Vets in Practice, Mandaluyong. Hindi ko po nag-vlog lahat o na-document lahat o na-videohan lahat yung pagpunta palagi namin para magpa-check up, para magtanong sa doktor kung okay lang ba to, okay ba yan. Lahat ng check up niya, lahat ng punta namin dun, hindi po namin na-vlog lahat. So isa lang po to sa na-vlog namin, nagpunta po kami sa Vets in Practice, Mandaluyong. At si Daddy Robo nag-intro dyan. Ito na siya. Gag! What's up, guys? It's Daddy Rob and Mommy Tony! Vlogag! Tama na yan? Okay na yan? Okay na yan, Mommy? Bakit? Bakit ka tumatawa? Kasi bakit mo mag-vlogag? Bakit? Paano ba mag-vlogag? Vlogag! Gayahin mo kayo. Sige, paano mo mag-vlogag? Anong gayahin? Ako nagpauso noon. Dami ang gumagawa. Hindi, bakit ka nga... Bakit ka tumatawa sa una kong vlogag? Paano ako maginawa yun? Vlogag. Ganun kasi kayo eh. Isa pa. Dapat vlogag. Vlogag! Ganun. Ah, okay. So anyway guys, it's Daddy Rob and Mommy Tony. And of course, our baby girl. Hindi si Tyronia, nasa bahay siya. Pero, syempre, number one baby girl namin siya. Blackberry! Okay, Blackberry. So, marami po nagtatanong kung bakit po ganito yung katawan ni Blackberry. Pakita mo, Daddy. Bakit ganyan? May sugat ba siya? Namayat ba siya? Ang ginawa po kasi namin, hindi kasi siya pwedeng ipag-room. Ang sinabi kasi sa amin ng doctor sa Vets in Practice, yes, na yung virus niya nakakapit sa fur. Yes. So we were advised na tanggalin yung i-shave. I-shave actually. Kasi pero ano nangyari, wala kasi yung hindi siya pwede ipag-room kasi nga may distemper, may sakit. So ginawa namin, bumili ako ng gunting na maganda. Hindi, takot si Blackberry sa razor, di ba? Oo, yun yung una. Takot siya sa razor. Bumili kami, pero ayaw niya, nagwawala siya. Eh, baka masaktan siya. So doon kami sa so, plan B. Plan B kami, bumili ako ng gunting at ako yung gumapit sa kanya. Kaya hindi pa yung pantay. Guys, i-show off ko lang yung gupit ng asawa ko. Parang nakakaano eh. Kaya excited na ako pagupit sa kanya eh. Pakita wait na lang, na i-montage mo yan. Yan. So, chow-chow siya dyan. And then nagiging zebra. Naging zebra po siya. Kasi ang galing ko magupit. Ayun o. Para siyang ano, asong nagkaroon siyang galis. Kasi hindi maayos yung mga gupit-gupit ko sa kanya. Pati yung buntot ang pangit. Guys, wag niyong... Ayun o, tiga mo. Guys, wag niyong isipin na parang inaano namin tong animal or whatever, kung ano mang pag-iisip meron kayo. Kasi, ang iniisip lang namin, pag ginamit namin yung razor, is baka ma-stress si Blackberry. Mm-hmm. Yun lang talaga yung iniisip namin. Eh, syempre, may sakit pa si Blackberry. Iniiwasan lang namin ma-stress siya. Mm-hmm. Di ba, Mami?
Ako kasi sinabi yun eh, nakakatakot daw na baka ma-stress siya sa razor. Mm. So, ang sabi ng doctor, kahit i-trim-trim na lang daw. Mm. Kasi mas ano siya, mas mapipreskuhan siya kasi ang chow-chow mainitin. Parang madaling mainitan. So, mas mapipreskuhan parang katawan siya. Mo. Yes! Yes! So, ang mangyayari, madali siya mainitan at mapipreskuhan siya. Siyempre, may sakit siya, may virus siya. So, mas okay yun para sa kanya. Kaya ganito na yung itsura niya. At ngayon, hindi lang namin na-vlog yung mga dati namin punta dito. Pero every night, nandito po talaga. Hindi naman every night. Ngayon na lang, medyo na lang daddy, no? Oo. Kasi sobrang ganda ng effect kay Black Mary ng treatment ng Vets and Practice. Again, nandito po kami ngayon sa Mandaluyong Vets and Practice. Anong oras na? 1 a.m. na po. Yes, time check. 1 a.m. na po. Kaya po kami napupunta dito ng gabi o madaling araw. Number one, iwas sa traffic. Number two, hindi po kami pupunta dito na umaga kasi marami pong aso na nagpapa-check up. Mm. Kasi na walang sakit. Na po, airborne po kasi ito na baka makahawa po kami ng iba. Number three, pwede naman po yun kasi 24 hours po ang Vets in Practice Mandaluyong. Ang isa na lang po, syempre pag sa gabi, meron po tayong tinatawag na emergency charge para sa mga aso. Kasi iba po yung normal na check-up na payment lang sa umaga, iba rin yung sa gabi. So sobrang masaya kami sa Vets in Practice. Sobrang naging okay kami kasi unang treatment pa nila kay Blackberry na nagtutuloy-tuloy na okay talaga siya. Okay na okay, sobrang okay yung naging feedback ng ano niya, ng katawan niya sa treatment. Mm. Tapos meron silang area sa labas na kasi 'di ba sa loob, kahit sabihin mong kunyari pumunta kami ng gabi, eh may virus to. Pwede pa rin kasi kumalat sa loob, 'di ba? Mm-hmm. Kasi airborne. So ano nangyayari? Meron silang area sa labas. Doon yung sa may gilid do. Distemper room tawag nila. Yes, meron silang distemper room para lahat ng klase na may gantong virus na airborne at hindi pa magaling at nagpapagaling pa lang, doon po pupunta para safe lahat ng mga dogs na napupunta sa hospital na to. So yan guys, ayun tayo sa Vets in Practice sa Mandaluyong. Kung hindi nyo alam kung saan tong branch na to, sa may rotonda siya, sa may tapat ng City Hall. Yan. Vets in Practice. Pag pumasok kayo sa loob ng grabe, akala mo totoong hospital, like super clean, super nice, and para sa dogs lang yan, like the best. So guys, ayan, grabe yung bonding ni Doc tsaka ni Tony. Siyempre, since pwede naman sa distemper room, kaso nga lang, ito lang sa car, para cute. Grabe siya. So ngayon, dito kami sa Mercury kasi bibili kami ng mga stuff for Blackberry tsaka mga ano ba? Patay ng toilet? Wala. Para kay Blackberry lahat dapat alcohol, wet wipes, mga tissue, mga ganito. Kasi nahi-evac na ako tsaka hindi, para talaga sa mga dog. As mga dogs. Lagi kami, halos kilala na nga si Rotan Guard dito. Lagi kami nandito. Kasi every time papacheck kami sa dito, kami bibili ng gamot kung ano-ano. So yun, dito sa may Mercury Mandaluyong. Tropa ko yan. Ayan, tropa ko yan. Tropa ko. Tira mo. Hindi lang mabas. Wait lang. Sexy mo naman. Mami na nag-shopping. Tapos ako single dad. Single dad. Ayan po yung mga alcohol niya. Ayun, sa harapan mo na. Kit mo ah. Anong bibili ko ito? Gusto ko iba-iba yung amoy ng alcohol. Stress ako sa ano? Lahat na lang, kino. Ay, papala to. Ayan, iyan si Mami. Nai-stress kasi ako sa ano, yung amoy pagpare-pare. Gusto ko magkakaiba. Ito na, kompleto na. Meron ay dito. Tissue pa, mga pupo natin. Mm-hmm. Mga iba't ibang klase ng wet wipes. Mm-hmm. Tapos kumuha ka ng mga tilada mo. Mm-hmm. Mga alcohol. Mm-hmm. Tapos, ito, favorite kasi ito ni Blackberry. Ito na nga yung flavor na meron sila kasi nauubos ko palagi yung ano na dito eh. Mm-hmm. Favorite niya kasi itong kainin, Gerber. Mm-hmm. Not sponsored. Not sponsored. Umusipin ko kami sponsor ng Gerber. Mm-hmm. Ng Gerber. Mm-hmm. Tanggapin po natin. So, bait naman ni Kuya. Oh. Ano? Bopa ko yan. Kapa mo? Naturungan ka? Yung muna kami magkakilala na eh. Dahil pala kami nandito sa Mandaluyong Mercury, nagkakaya ng mga tropa si Rob. Tulad dito, ang bait ni Kuya. Iyabang ko lang sa vlog ko, tropa. At bagong gupit po si Kuya.
So yun, napanood yung mga besi ko. Ang dami na yung mga ano, pupunta kami dito. Another night, another gabi. Para ipa-check up si Blackberry. Today, ang schedule naman niya. Ang araw na ba ngayon, February? February 7 yan ang madaling araw. Yung napanood nyo kanina na vlog namin, mga January pa yon, so mga 3 weeks ago, deworm ulit ngayon ni Blackberry. Tapos, isi-check siya ngayon kung negative na ba siya sa distemper. Di ba, bebe? Uyan ka ba? Inaantok ka na? Oo, inaantok na daw siya. So ngayon, nandito tayo ulit sa Vets in Practice, Mandaluyong, dahil 24 hours sila. Pumunta tayo sa distemper room kasi mga aso nga, sabi ko nga sa inyo, bawal ipasa sa loob. Ay, kawawa naman si Blackberry. Naantok na siya. Pero kailangan eh. Tara! Tsaka muna. Tuloy lang po kami sa distemper room. Nakiwala ito sa hospital kasi baka makakahawa siya ng ibang aso. Oo, alam ko. Nakita niya naman, yung lupit ni Blackberry, medyo nag-grow na siya. Kasi ginapit ko siya ng malala. Hindi ko po alam kung ano, kung dapat po siya mag-iminol. Kasi hanggang ngayon, pinag-iminol ko pa rin po siya. Yun ko, tapos for today po, ano po siya, dini-worm po siya 2 weeks ago. So, i-dini-worm din daw po siya ngayon. Tapos, i-test daw po kung negative or positive pa rin po siya sa distemper. Yung po. Ano po, immunol, pwede pa rin po ituloy to finish yung one bottle. Ay, naubos na po yung one bottle? Oo, naubos na ako. So, ayun po. Bumili ako ng panibago. Pero kasi yung before, kasi naabutan po yung buglat tsaka ni Big Bear yung pag ano, baga, di ba isang immunol po yun, tapos tatlo po sila doon. For mga parang 2 weeks yung kay ano kay Big Bear. So, parang 2 weeks na, 2 epic every day na morning, gabi yung ano. Na-consume niya po sa isang bottle. Pwede naman po yung upusin na lang po yung meron sa bahay kasi pang-purpose rin po yung oh, pero alam po yun, so ano siya, pwede ba rin po, hindi po siya yung parang gamot po talaga. Hindi naman po pwede siya kaya po ng antibiotics niya. Kaya po, natawan. So ano na lang po, tuloy ko pa rin po yung immunol yan, tapos ko po isang bottle. Tapos ano pa rin po siya, parang Vitsi ba yun? LC-Vitfoy po. Pwede naman po yung supplement niya, kaso nagbabago po yun kapag nagigingin ng weight yung dog. So, pag ganyan, ilang ml po ba yung binibigay before? 1 ml po. Pwede pa naman po yung 1 ml. And then so far, di naman siya nagsusuka. Wala naman po. Sobrang normal ako. Ako napansin ako namin sa kanya na pansin po yung doctor's day. Yung sa paa niya, yung medyo pakaiba yung mga ano. Plus, nagsisplit. Mahina po yung bones niya. Kaya pinag-ano ko po siya, pinag-galanas ko po siya once a day lang. Pero hindi po ganyan. Yung pang-aso po na mga kasi may lactose at kemerong daw sila. Uh-huh. So, yung po pwede po talaga sa kanila na safe. Tapos po, ay napagod na. Tapos po, mayroon po siyang problem na pag inaantok siya at saka tulog siya, gumaganto po siya. So, nagkisig po yung ulas. Pagkano po lagi yung bibig. Involuntary, lagi po. Pero pag ano naman siya, gising naman, okay naman po siya. Pero pag sa gabi, gumaganto po yung ano niya, pagtulog po talaga. Pwede rin mo kasi ng ano, effect po yun. Effect ng distemper. Kasi yes, usually, po. Neurologic sign mo yan. Yes po. So, at least, ano naman po siya, hindi kagaya ng ibang dogs na distemper survivor na talagang so, survivor na ba siya doon? Tingnan mo natin sa test. So, kapag ganyan, kukuhaan mo natin siya ng sample sa eyes, tsaka sa ilong, pati kukuhaan din mo natin siya ng dugo yung sa ceiling mo niya. Opo. Yung i-examine. And then, yun, we'll see kung pero kung malalaman din po natin ngayon, di ba po? Oo. Excited na po. Sige po. Thank you so much. Sige po. Ngayon natin malalaman kung may virus ka pa ba. May virus ka pa ba? Sabi mo sa akin, may virus ka pa ba? So, gagawin natin na explain natin kay Blackberry yung gagawin sa kanya. Anak, yung injectionan ka. Tapos magdi-deworm po tayo, may kakainin ka ulit. Tapos, magtatay ka ulit ng ilang araw. Nilalabas na ukon sa pupo mo ulit. Tapos, kukunanan ka nila ng muta, tatsaka ng dugo para malaman kung may sakit ka pa ba o may virus ka pa. Kung naiintindihan mo ba? Yun ang tanong ko, kung naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Baitos.
ang sample sa mata. Ayan. Tsaka sa ilong. Part din po yan ang sa test po. Oo. So, magkasama po yung serum ng sa dugo niya tsaka yung discharges po sa mata tsaka sa ilong. Okay po. Okay. Saan po malalaman kung negative na po sa distemper? Oo. Okay po. Sa dugo rin po, dun po malalaman po. Opo. Pagsasamahin po yung dalawa. Parang sa tao, laging dugo lang tsaka ilang yung ano. Opo. So, panghintay na lang po ang results. Hindi na lang po namin sa... Parang po siyang pregnancy test kit. Yes po, yes po. Ayun, nandito na dito. Mga ilang minutes po kayo bago po yung malaman? Ano po, mga 5 to 7 minutes. Ay, sige po, ang minutes pala. 5 minutes and 7 minutes. In 5 or 7 minutes, anak, malalaman na natin. Puro ba silang ganda? Try. Oh, negative ka na sa distemper. Subo. Alala ko si yung dalawa. Alala ko din si baby bear tsaka si Bulot. Sana nag-negative ko din sila. Wawa naman ang baby. Naiiyak ako. Awin mo si mami. Ay, antok na. Naantok na kasi madaling araw na eh. Madaling araw na po. Lagi tayo emergency dito. Tingin mo ba negative ka na? Tingin mo. Uy! Tingin mo ba negative ka na? Wala ka ng sakit. Ay, gusto mo ba sa akin, ha? Sumagot ka, tingin mo ba negative ka na? Tingin mo ba, baby? Tingin mo ba negative ka na? Sa distemper? Magiging survivor ka ba? Survivor ka ba? Sumagot ka! Sumagot ka! So ngayon nag-aantay pa rin kami para sa test yung BlackBerry kung negative na siya. Gusto ko magpasalamat sa lahat na nag-pray dati para kay Bugnot, para kay Baby Bear, at saka syempre para kay BlackBerry ngayon na lumalaban pa rin siya sa virus na distemper. Sana itong maging documentary ko, maging maganda naman yung kalabasan, maging masaya ako, mapasaya ko din kayo sa lahat ng mga nag-aabang kung kamusta na si BlackBerry. Sana ang mangyari, maging negative na siya sa virus na distemper. At ma-vlog ko to na ang title niya, Vlog Cameroon, kung ano mang number to, na distemper survivor siya. Hey! So, ganun yung routine namin. Nagpupunta kami sa Vets in Practice. Inaalam namin yung kondisyon. Naka-dalawang deworm na siya. Lahat ng sinasabi ng doctor, sinusunod namin. Grabe, sobrang bait ng mga doctors ng Vets in Practice. Sobrang accommodating sila. Hindi katulad nung iba namin tinawagan dati na sabi, tanggapin na lang daw kasi naging precious naman daw yung mga pagsasama namin oras, natanggapin nila na mawawala ng aso kasi nga distemper daw yan, mahirap kalabanin. Pero napakasaya po ng vlog na to para sa akin dahil sa wakas meron po mag-vlog ng distemper survivor, which is po si BlackBerry. Kasi nung panahon na sobrang stress po ako sa distemper ng dalawa kong aso, wala po nag-vlog. I mean, di na meron naman nag-vlog, pero mga English eh. Sabi ko nga sa inyo, hirap ako sa ganyan eh. Kumbaga sa Pinoy, walang masyado nag-vlog ng sakit ng aso na distemper. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako kung ano pong dapat gawin, ano po yung pinainom ko sa aso ko para maging okay siya, huwag po akong tanungin niyo kasi baka mamaya mali-mali po yung masabi ko. Kasi depende po kasi sa size ng aso kung ilang ml na gamot ang dapat ibigay. So magtanong po kayo dito sa Vets in Practice, ito po yung page nila. Sobrang okay po ng hospital na to kasi nung nagpunta ako sa ibang vet, ang itsura lang niya, pagpasok mo, may table. Tapos, na parang ano siya, metal. Sa upuan, napakasimple lang. Pero pagpunta mo ng Vets in Practice, pagpasok mo talaga, may lobby, para sa mga doctors, may computers, para sa hospital talaga ng tao. So, ito po siya, Vets in Practice. Message nyo po sila kung gusto nyo magpa-check up ng aso nyo, magpabakuna, magpag-groom. Meron din silang hotel na po pwede yung iwan yung aso nyo kapag gusto nyo mag-out of town. Ayan, Vets in Practice. Una pa lang talaga, pinagmamalaki ko na sobrang salamat po sa Vets in Practice. Sinave niyo po ang buhay ni BlackBerry at nagiging okay na po ako
pasensya na sa mga besi ko. Alam ko, inaabangan nyo po yung pagbabalik ko na mag-vlog, kung gaano ako ka-energetic, katulad ngayon, tulad ng dati. Pasensya na, alam nyo naman, kaya hindi ako nakapag-vlog ng January dahil medyo na-stress ako, na-depress ako kay Bugnat at kay Baby Bear, pero sinubukan ko agad makarecover at nagiging okay kami ni Blackberry. Nagkakaroon na kami ng bonding na kahit paano nakakagaan po sa pakiramdam ko na wala na po yung dalawa kong baby. Sa inyo mga besi ko, operada ako nitong panahon na to, kaya nagmamanas ako dyan. Panoorin po natin tong vlog ko na to na nag-test po si Black Mary at naging negative na po siya sa virus na distemper. Ito na. Aba! Nag-alambig sa daddy. Sobra naman ang yakap niyan. Aba! Ilan mo yung punta? Aba! Aba! Aba yun ah! Hindi ka na lumagal ako. Ay, lumagal ako yun. Ay na. Oh, mukhang nakasmile. Oh my God. Ano po? So negative lang. Yay! Sa ilang puso mo. Pitak na po sa loob na mo. Yay! VIP na kami! Ito lang, mami. Kailangan talaga. Dito, dinayakap ko eh. Promise. Dok kasi. Si Dok kasi. Negative ko na daw, baby. Aww. Yay! Negative na po ako sa distemper. Survivor po ako ng distemper. Saan ang ganyan reaction mo pag mong distemper? Galing naman. Papasok ko tayo sa loob ng hospital. Yay! Nasaya ko. Tara! Pero ito po, negative na po siya. Buntis po si Tony. Ito po, negative na po yung ano niya, yung tawag nito, negative na po yung result na, negative na po siya. So, hindi na, wala na po siya distemper. Kapag wala na po distemper, hindi na siya magkakaroon, no? Unless mahawa po siya ulit. Ano, kapag vaccinated po siya. So, sa ngayon, check po natin yung temperature niya, tsaka yung vitals niya, if healthy po siya for vaccination. Papasok na tayo sa loob ng hospital. Oh my God! Dito po yung loob po ng hospital. Daddy. Survivor po ng distemper si Blackberry. And thank you so much po sa Vets in Practice. Sobrang okay dito. Sobrang kompleto. Sobrang... Negative siya mo? Yes po. Survivor po siya. Opo, survivor po siya this time for. Wow, proud to say the survivor na siya. Yes. Hindi na siya may distemper, survivor na. Galing-galing mo naman, lakas yung kayo. So ito po yung sa kanya, since negative na po siya for distemper, ito po yung vaccination protocol namin. So for the wormies, ginagawa po yan una sa ikaano po niya, 3rd week, yes po, of her life. And then normal naman po yung temperature niya, so pwede na po siya for vaccination. Pero possible pa rin po bumalik yung distemper. Distemper po niya, may ano na po siya, may antibodies na po siya sa katawan niya. So for case niya, kapag naka-survive po siya, hindi na po yun babalik po sa kanya. Yun lang po, ang sign na papakita niya is yung ano na po, yung minsan nag-may tremors. Ano po yung tremors? Ano po shake? Parang nagsishake po siya, or may parte lang po ng katawan niya na nag-ano, nanginig. Yung bibig po is, niya pag natutulog. Sinasabi ko na pwede rin po yung effect po nung distemper. Talagang lifetime na po yung effect niya. Yung damage po sa nerves, ganun po. So ang ginagawa lang po natin para ma-lesson yun is pwede po tayo magbigay ng B-complex. Yun po yung nasa LCD. Opo. Ayun po. Last question ng Doc. So, gusto ko lang po i-clarify ko. Hindi na po siya balik mong nakang distemper. Unless mahawa siya. Unless mahawa siya. Pero on his own, hindi na. On her own. So, ayun po, maganda. Ituloy na lang rin po yung kanya immune boosters, yung ano po. Aba, sige po. Saka vitamin supplements. Pero pwede rin siya magkasama yung mga house. Sa ngayon po, wag po muna. Bawal pa siya kahit adult?
nakasukot. Adult, wag mo muna. So, wag daw talaga muna. Kasi pwede pong nagsished pa po siya ng virus. After pa daw ng complete vaccine niya, tsaka pa siya po pwede makipag-alo sa ibang aso. Ayun po daw. Sige po. Antay na lang po natin. Thank you so much. Ayun na, kakain na siya. Dapat po every meal, ganyan lang po yun. Ano, Didorm mo ba ito, Doc? Didorm po. Grabe, grabe naman po kumain. So, timbay, kumakain pa lang, Doc. Sobra yan ang sila. Naubos pa yung pagkain mo. Siya ay 4.8. Busog na ako. Aba! Gusto ko pa ng pagkain. Aba! Problema! Blackberry! 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 Ayan mo. Tapos, follow up po siya after 2 weeks. Yung next na vaccine po ni 6-in-1 din ho. So, yun po siya. Tapos, pati yung deworming ho niya, yun na po yung last. Pas after ho, yung after 6 months na ho. Apo. So, sa 21 ho. 21 po. Ayun po. Ah, sige po. Thank you po. Sobrang thank you po. Thank you, Doc. Sige na. Thank you so much. Parang passport. Parang nakakawa ako ng passport. Para akong naanuhan. Kano'ng visa. Thank you po. Aray. Ang talas. Bagong ano. Thank you so much po. Nagkakulang. Thank you po. Thank you po. Sa atin ba to? Na, di ba? Nakita niyo naman, naging emotional ako. Hindi ko napigilang umiyak sa mga harap ng mga doktor, ng mga assistant, sa lahat ng mga vet doctors doon, vet assistant. Pasensya na po kayo kasi medyo naging emotional ako kasi naalala ko po kasi si Baby Bear at saka si Bugnot. Naiisip ko na ano, na, ayun ano, naiyak na naman ako. Naiisip ko na ano, na sana sila rin. Sana una pa lang dinala ko na sila doon, naagapan ka agad. Sana may ganun din kaming moment na tinest sila tapos nag-negative sila. Siguro ang sarap-sarap sa puso pag sila rin sana na save o na ano, nag-negative sa distemper. Napapatingin ako, bakit? Ayun, naano lang ako. Naalala ko kasi lahat ng hirap ng pagod puyat namin, ganun, sa pag-aalaga sa kanila, nagsishifting kami. Kasi hindi kami natutulog, kakaano sa kanila, kakabantay, ganun. Naalala ko yung trauma ko, yung ano, yung biglang nawala nga si Bugnot. Shit, di ko pigil lang umiyak, nakakainis. Sabi ko, masaya itong vlog na to. Ay, mga besi ko, sabi ko nga sa inyo, di ba, kung okay ako, wala akong pakialam, aso lang naman yan, pero para sa akin kasi parte sila ng puso ko, ng buhay ko, ng bahay na to, ng pamilyang to. So, yung nangyari, nag-emotional ako kasi nag-negative eh, di ba? Sabi pa nga ng iba doon, wow, napakaganda kasi ano, nag-negative siya at walang nangyari na nanginginig siya o natutwit siya na epekto ng virus. Napansin lang namin kay Blackberry, pag natutulog siya, nanginginig yung bibig niya. Nagaganon. Sabi nila, epekto ng virus, pero since distemper survivor po siya, ayan, maraming salamat po, vets in practice. Kay Bugnot tsaka kay Baby Bear, ayun, negative na si Blackberry, mahal na mahal kayo ni Ma'am, at miss na miss ko na kayo. Palagi po kayo nasa puso ko, kahit okay na ako, nakarecover na ako, at nag-vlog na ulit si Mami, kaya abangan niyo po ulit yung mga vlog ko. Once again, buong puso po, nagpapasalamat ako sa Vets in Practice, ang dami po nilang branches, tingnan niyo po sa page nila, sobrang okay ng hospital na to. Sobrang okay talaga. Sobrang ang galing nilang lahat. Talagang lahat sinacheck nila. Kaya na-save nila si Blackberry. Kaya talagang pinagmamalaki ko itong hospital na to. Maraming salamat po sa inyo. Number one para sa akin ng Best in Practice. 24/7 pa sila. Pwede kayo may emergency na pumunta kayo. So, mga besi ko, ito na, nagbabalik na si Mami Tony from na-stress lang ako kay Bugnot siya kay Baby Bear. Ito na po ako, magbabalik na po ulit ako na lagi na po ako magbablog. Pasensya na kung hindi ako nakapag-vlog ng mga nakaraan. Alam niyo na, medyo siya, pinasaktan yung puso ko. Bye mga besi ko, pero wait lang. Papakita ko muna sa inyo, baby ko.
Oh, mag-like and subscribe na tayo, baby ko. Like and subscribe. Tara. Balik ka. Like and subscribe. Bye-bye po. Bye. Isa pa. Like and subscribe. Ay. Kinabakan talaga niyang gano'n yung camera.